student nurse for today. So, bago po tayo mag-proceed, maaari ko po bang malaman po kung ano po ang inyong pangalan? Itsaga na lang din po sa inyong bracelet. So, kayo po si Ma'am Natalie Cruz. And based po sa aking information na nakarecord, ay 7 months na buntis. Kamusta naman po, Ma'am, ang inyong pagbubuntis? Okay, kamusta naman po yung mga na-experience nyo? Opo, medyo nga po mahirap po siya, pero konting tiis na lang po kasi lalabas na din po si baby. So, ayun nga po, Ma'am Natalie, ito po ay isang nursing procedure na tinatawag po nating Leopold's Maneuver. Ito po ay isang paraan para po ma-determine po natin si baby inside of your abdomen gamit nga po ang pagkapa ng inyong tummy gamit po ang aking kamay. So, maaari po nating malaman po ang presentation ni baby kung siya po ay nasa maayos na kalagayan. Maaari din po nating malaman yung position po niya. Ganun na din po yung normal heartbeat niya kung nasa normal po ba o hindi. Gagamitan ko po yun ng stethoscope para po ma-determine nga po natin kung siya po ay nasa normal range ng heartbeat. At malalaman din po natin ang engagement ni baby. Pero po based po sa inyong information na aking nabasa is kayo po ay 7 months pregnant na. Tama po ba, ma'am? Opo. Kayo ay 7 months na. Hindi so naman po yun, agad-agad nalalabas si baby. So, pero po para maging sure na din po tayo is yun nga po, ipe-perform ko po sa inyo yung Leopold's Maneuver. And maaari ko din pong malaman po ang attitude ni baby. It means po kung paano po siya lalabas sa inyong puwerta, kung siya po ba is nasa magandang posisyon bago po lumabas sa inyong puwerta. Before po tayo mag-start, Ma'am Natalie, I will close the curtains po para naman po sa inyong privacy. So, Ma'am, maaari ko po bang maitanong kung kayo po ay naiihi? Halaga po kasi sa procedure po na ito is nakaihi na po kayo para po comfortable po kayong dalawa ni baby once na mag-start po tayo ng procedure. Would you like to go to the CR, Ma'am? Yes po, Ma'am. Pwede po kayong mag-CR muna para po pagbalik nyo is makapag-start na po tayo ng procedure natin. Ma'am Natalie, mag-start na po tayo sa procedure, ma'am, ha? Relax lang po tayo. So, sa procedure po na to is kailangan po ay nakahiga po tayo, okay po? So, tulungan ko na lang po kayo, ma'am. Dahan-dahan lang po, ma'am. Ma'am, okay na po yung taas po ng pillows nyo? Okay po, ma'am. So, ngayon po is kinakailangan po, ma'am, na nakabaduktot po ang inyong tuhod. Tulungan ko na lang din po kayo, ma'am. Relax lang po tayo. So, mag-start na po ako, ma'am. Relax lang po tayo. Taas lang po natin ang inyong damit para po ma-assess po natin si baby ng maayos. Relax lang po, ma'am. Relax lang po tayo, Ma'am Natalie. So, relax lang po tayo, Ma'am Natalie. Matatapos na po ang ating procedure. Check lang po natin ulit si baby. Sa procedure po na to, malalaman po natin kung normal po ba ang kanyang heartbeat or hindi po. Ang normal heartbeat po ng baby as nagra-range siya 120 to 160 po. So, i-check lang po natin si baby. Mag-relax lang po tayo, ma'am.
So, ayun nga po ma'am, based po sa aking auscultate or narinig is ang kanya pong heartbeat is nag-range po sa 130 beats per minute po. So, ibig sabihin po, nasa normal po si baby and okay naman po siya sa loob ng tiyan nyo and healthy naman po ang bata. Next po ma'am Natalie is ang gagawin ko po is alamin po natin kung ano po ang engagement ni baby inside of your abdomen. Ito po ay isang paraan para po masabi natin kung kabuuan niyo na po ba or hindi pa po. So mag-i-start na po ako ma'am. Relax lang po ma'am. Taas ko lang po ito ma'am ha. Kailangan po medyo nakababa po ito. So, ayun nga po ma'am, hindi pa po siya ganun ka-engage. Ibig sabihin po ma'am, is hindi nyo pa po nga kabuwanan. Based nga po sa inyo pong sinabi kanina, kayo po ay 7 months pa lang pong buntes. Mag-start na po ako ma'am Natalie, dito po sa gawing puso nyo mama. Mag-relax lang po kayo, malapit na pong matapos. Tapos na po tayo ma'am Natalie sa procedure. Ayusin lang po natin ito para po makapag-relax na po kayo. So tulungan ko na din po kayong tumayo ma'am, dahan-dahan lang po. Natalie, kamusta po kayo? Opo. Kamusta naman po ang kalagayan nyo? Okay, ma'am. Once po na matapos po tayo dito, is pwede na po kayong makauwi para po makapag-relax na din po ikaw and yung baby mo, ma'am. So, before po ay akin po muna kayo i-inform sa aking mga nakita or based po sa aking pagpapalpate sa inyo pong abdomen. So, based po sa aking pagkapa, there is a soft and irregular shape. So, it means po ang presentation ni baby is cephalic at ito po ay isang magandang posisyon para kay baby. Next naman po, ito po ay located po siya sa inyong right occiput anterior. Based nga din po sa sinabi ko sa inyo kanina, ang kanya pong heartbeat is 130. So, it means po ma'am na wala naman po kayong dapat ipag-alala at wala naman pong problema dito dahil po nasa normal range po ang heartbeat ni baby. Next po is floating pa po si baby dahil po nung pinalpate ko po siya sa inyong abdomen is nagba-bounce back pa po siya. So, ibig sabihin po ma'am, based nga po dun sa sinabi nyo kanina is 7 months pa lang po kayong pregnant. So, hindi pa po ganun ka-engage si baby para po agad-agad na lumabas sa inyo ma'am. Ang kanyang attitude naman po is vertex. Ibig sabihin po nito ma'am is naka-yuko po si baby. Based po sa pagpalpate ko, it's smooth at wala pong obstruction ma'am. So, maganda po yung kanya pong position ma'am. Kaya wala po kayong dapat ipag-alala sa baby nyo po. So, ayun nga po ma'am Natalie, overall po ng assessment ni baby is very good. The fetal well-being is high. Wala po kayong dapat ipag-alala kay baby dahil po based po sa napalpate natin is normal naman po lahat ng findings niya. So, relax lang po tayo ma'am habang nag-iintay ng paglabas ni baby. Huwag kong papabayaan ang ating sarili. Make sure po na alagaan nyo po yung sarili nyo. Siguro po ma'am, iiwas nyo po yung sarili nyo sa mga nakakapagpa-trigger or pwedeng makapagpadala ng stress po sa inyo. So, ayun lang po ma'am. That's all po and maraming salamat po.